Eclipse at pagbubuntis. It is just a myth, an old wives' tale. Pamahin lang ba talaga ito or may katotohanan? Ikaw ba, Kaisla? Ano ang paniniwala mo dito? Hi, my name is Bella and welcome to Island Life Channel. Ang sabi sa pamahiin na pag nasinaga ng liwanag ng buwan o araw ang buntis, kapag may eclipse ay nagdudulot ito ng kapahamakan sa bata na nasa tiyan pa ng ina. It's either namamatay ang bata, may diferensya physically paglabas ni baby. In short, it will interfere in the proper development of the growing fetus. We are in a modern world where science is most popular. So anong sabi ng science? Ito daw ay di totoo. Kung ano man ang mangyari sa bata, is there something to do with genetics or environmental factors? As batang 90s, as long as it will not cause nothing, it cause no harm, wala namang mawawala kung maniwala tayo, di ba? Then why not just follow the myth? Nung time naman na nagbuntis ako, that's the year 2022, dalawang eclipse ang dumaan. Isang lunar eclipse at isang solar eclipse. I never miss the day talaga kasi yung mama at anak ko, they are always remind me, lalo na yung anak ko, na every day reminds me on how many days na lang before the eclipse. At sinabihan ko rin siya about the reason behind the eclipse and pregnancy. I have an interesting story to tell. In the hospital, nung nasanay ko pa kami ni Baby Sam, diba sabi ko doon, apat sa mga bata is premature, kulang sa buwan. Ang tatlo doon pala as ang tinuturong dahilan kung bakit sila napaanak ng maaga is dahil sa eclipse. Isa sa mga nakakuntuhan namin is from Carmen Bohol, but they stay in Mabini, Bohol during that time, so malayo sila sa city. Yung dalawa is kakwentuhan ng sister ko kasi nasa loob ako ng Nico at ng Papa Didi kay Baby nung time na yon. So yung isa, in-interview ko or tinanong ko, so sabi ko sa kanya, tinanong ko yung nanay, sabi ko sa kanya, bakit ka ba napaanak ng maaga? Ano bang ginawa mo? Sabi naman niya, wala naman akong ginawa. Ipagtatunan niyang anak yon. So ang kwento pala is may albularyong lumapit sa kanya at sinabihan siya na, iha, nasinagan ka ng liwanag ng eclipse, so mapapaanak ka ng maaga nito. So pagdating niya ng 6 o 7 buwan ba yun, sumakit na yung tiyan niya. Gustong-gusto na niyang umire. Talagang gusto na niyang manganak. So in short, napaanak siya ng maaga talaga. Yung kulang sa buwan, so dali-dali nilang dinala yung bata sa City of Tagbilaran dahil nandun yung mga facility, nandun yung provincial hospital kung saan nandun yung mga kagamitan para sa mga batang premature. So, tanong ko ulit sa kanya, bakit ba lumabas ka? May eclipse. Hindi ka ba naniniwala sa eclipse? Sabi naman niya, naniniwala naman ako sa eclipse, kaso hindi ko naman alam na may eclipse. At saka, hindi ko naman alam na may eclipse pala. Sabi ko naman, nasa news yun araw-araw, nasa Facebook din. Sabi naman niya, wala naman akong cellphone, wala naman akong internet sa amin. At doon, tumigil na ako sa kakatanong, naawa naman ako. Oo nga, hindi lahat updated sa technology. At sa mga latest na balita ngayon, hindi lahat may gadget. Kaya, myth man yan o totoo, wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo, di ba? So, maniwala lang tayo, no? So sa mga buntis dyan, tingin tayo sa mga newsfeed para ma-alert. So that's our story about eclipse in our... Thank you mga kaisla! Bye-bye!